Hold up. What's up, everyone? What's good? What's poppin'? Nandito na naman tayo sa Ultimate Kohan Kalo Hobby, Kohan Kalo TV. Ayan, for today's video, magkakaroon tayo ng question and answer portion. So, nag-post ako sa Facebook lang muna. Noong Feb 13, kahapon. Ngayon, today is Feb 14, guys. Happy Valentine! Sana all! Comment down questions about love, not about my love life. I'll be answering them. Yung mga makakasama ko ngayon, makakatulong ko ngayon, magko-comment din sila about sa mga questions na gusto nyong malaman. Nico, MaGinger! Hi! Ayan, sana po nabubuhay pa rin yung vlog niya. IamBasha! I-follow nyo siya. Shoutout daw kay Kawi, cash ka niya. Next one! Paano mo ba pipigilan ang pagmamahal? Oh, medyo vague yung tanong ni Anya. Shoutout kay Anya. Para kasing tanong niya, parang pigilan mo. Parang siya, mo siya ayaw pigilan. Mo siyang mahalin. Oo, alam, mahal ko siya, pero pinipigilan ko. Oh, parang ganun kasi. Bakit? Siya. Kasi bawal ka pang mag-boyfriend. Hindi pa allowed, sabi ng mama. Kasi, bakit ba kailangan pigilan yung pagmamahal? Kailan ba naging mali yung pagmamahal? Halimbawa yung ano, pamilya ni Rosario at saka pamilya. Sino naman si Rosario? Si Angela. Si Apolinario. Si Angela. Hindi mo kailangan pigilin yung pagmamahal. You just try. Kasi sayang yung mga panahon na may pag-aagam-agam ka. Kung pwede ka naman maging masaya. Pero kung hindi kasi talaga pwede, libangin mo yung sarili mo, friend. Hanap ka ng happy. Or pwede mo siyang mahalin na subtle lang. Hindi mo sinasabi na itago mo na magkita kayo sa intramuros, tapos alam mo yun habang umuulan. Okay, magiging stalker ka. Okay, hindi alam na mahal mo siya. Iparamdam mo sa kanya na mahal mo siya through being an inspiration. Kumbaga, maging friends kayo in a positive way. Give strength to each other. Alam mo yun? Give thanks. Charot. To the grateful heart. To the grateful face. Charot. Next, kay Kurt Russell. Bakit yung iba ginagamit yung cool off para mag-break? Ang gandang tanong! Hindi ba dapat ginagamit yon para mag-isip? Ginagawa na lang bang dahilan? Parang meron pa siya follow-up. Bakit kailangan pang mag... Mamaya na yun. Ang dami mo rin tanong. Bakit kailangan gamitin ang cool off para mag-break? Kung break na talaga, break na, bakit di ganun? Bakit kailangan i-term pa yung cool off? Isa lang pumasok sa isip. Kung may isip. Baka kasi si Kaya na nakikipag-call off, may kalandian. Ay, mega cool. Tapos kung hindi mag-work. Tapos pag hindi nag-work, babalik siya sa'yo. Parang gano'n. Alam mo na. Or, kasi hindi dun sa para hindi ka masaktan eh. Diba? Kasi parang pinapatagal mo lang. Parang kumbaga, escape goat niya lang yung term na cool off para at least kung worst things worst, if all else fails, nandiyan ka pa rin. Na parang wala pa naman tayong closure, hindi pa naman tayo break eh. Kumbaga, ang cool off para sa'yo, dun sa naisip alibay mo, alibay lang. Pero para sa akin, yung kadalasan cool off, kasi duwag siyang magsabi ng ano. Break na tayo, nandiretsahan. Alam mo, it takes a lot of courage para sabihin mong break na tayo or let's stop this, let's separate ways. Kasi, alam mo yun, pareho kayo masasaktan eh. Kumbaga, call off muna. Pero hanggang sa makalimutan nyo na lang na wala na pala kayo, you fell out of love. Taken for granted. Ganun. Alam mo yan. Next, bakit kailangan magpakilig ng taong alam mo naman mag-ghost ka? Bakit may mga taong nagpapakilig pero hindi ka naman ginajowa? Mali mo kasi iba lang yung pagkakaintindi mo. May iba kasing tao na parang papakiligin ka ganyan, pero ang tingin lang pala sa'yo, tropa-tropa. Akala mo lang pinapaibig ka. Huwag ka kasi masyadong asal. Alam mo lang. Ganas. Ayan. Ayan. Next question, sabi ni Dana. Bakit sinasabi ng ibang tao, you deserve better? Bakit hindi na lang daw maging better ka para sa partner mo? Excuse lang ba daw yun para mag-break? Ang ano kasi dun, kung asan yung problema, kung ikaw ginagawa mo naman yung best mo, yung parang sa sarili mo,
ay parang the best version na ako ng sarili ko. Pero ang problema dun, kung yung jowa mo, ganun din ba siya sa sarili niya, tas ganun kayo. Kaya sinasabi nila niya, you deserve better. Kasi, kumbaga, mas may higit pa sa tao na yan na bagay sa parang pinapakita mo effort. No! Yung love na binibigay mo, tutumbasan ng lalaki niyo. Ganun. Hindi ko alam kung inaantok siya o talagang tinatawanan ka lang yun sa mga sinasabi. Huy! Ayun, para sa akin, last ka na dahil yung you deserve better dalawa yan. Kumbaga, may care siya sa'yo. Alam niyang hindi niya pa kayang ayusin yung sarili niya in that situation. Kumbaga, he gives him or herself time para umayos din. Kung makahanap ka man talaga ng something better, at least, napunta ka sa tamang tao. Mm-hmm. Hindi yung ini-stay niya na yung relationship na pareho kayong toxic. Pangalawa, excuse na lang din talaga yun. Parang guys, wake up! Kayo mga nagigigil ako sa inyo, ang hirigilin yung makipag-day, mga visit kayo, mamatay na kayo, kasi nasabi sa inyo, hindi kayo kukunin ni Lord. Sana hindi kayo nakakakain ng masarap na kanin. Eh, di ba hindi ka nga nakakakain ng masarap na kanin? Bakit? Hindi naman ako ganun, ah. Para yun nga sa mga gamit na gamit, gumagamit ng cool off, tsaka you deserve better. It's not you, it's me. Hindi yun license para manakit ka lang tao, guys. Hindi sa lahat ng oras merong word na cool off, you deserve better, sorry. Ay, ang sorry ang pinakagamit na gamit na word. Pero hindi naman minimin. Ano na? Alakada mo na yung lip tint mo. Pero sa akin, parang alibay nga lang yun. You deserve it. Tsaka, alam mo, kung sinabi niya yun sa'yo, bakit ipipilit mo pa, diba? Oo, nandun na sa point na mahal mo siya, pero huwag mo din pilitin yung tao na magbago para sa'yo. Kasi ang love, hindi naman yan parang kung gusto niya. Oo, parang, ay kasi pag mahal niya ako, magbabago siya para sa ito. Eh kasi addict yung boyfriend ko eh, kapag ka nag-ano yun, naging kami na yun, magmamago na yun, hindi mag-a-addict. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Love is not a rehabilitation center. Swerte mo ko talaga magbabago siya sa'yo, natural. Kumbaga, usa. Para usa siya magbabago. Alam mo kasi, hindi, ang change kasi, hindi nanggagaling sa ibang tao yun, nanggagaling sa sarili yun. True. Hindi lang dahil sinabi ng mahal mo na, oh, magbago ka ganito, ganyan yung gawin mo. Hindi. Kailangan magaling sa sarili mo, bukal sa loob ng sarili, o bukal sa loob mo na magbabago ka. Hindi yung sinabi ng ibang tao. Yes. So next natin naman, sabi naman ni Prince, sabi niya, paan, can you give signs daw na mahal ka ng isang tao? Hindi pa kayo ah, hindi pa kayo. May something siya sa'yo. Kasi, ano na eh, gasgas na yung flirty moves na parang, kumain ka na. Ano sa'yo mama mo? Good morning! Paano mo malalaman? Effort like mo. Paano yung effort? Yung parang, meron siyang things na ginagawa na hindi ginagawa before. Tapos ngayon ginagawa niya na yun sa'yo. Tapos yung care na hindi mo na-feel before. Tapos parang feel na feel mo siya ngayon. Kaso, kasi minsan, sa panahon kasi ngayon, di ba, katulad nga yung sabi nila na Google's. So, ewan ko, para sa akin ganun. Pero kung sa mga kabataan ngayon, ewan ko na sa inyo, lalambi niyo kasi kung ano. Ba't parang galit na galit? Oh, ikaw naman, MaGinger. Hindi ko alam ang masasagot. Nakakabwis eh. Kasi hindi ko pa naman naranasan na may mga maligo sa... Kasi 17 na kasi siya, yung mga... Pero ang number one ha, hindi, huwag tayong aasa lagi. Never assume. I-ano mo lang, maging matalino ka naman minsan. Ay. Kahit sa sarili mo na lang. Nanggigigil ako. Pero hindi ko sinasabing ikaw yun ha. To all the people out there. To all the boys I loved before. And to all the... To all the pimples I have, please, guys. Please go away. O, yun na nga lang nagsistay sa'yo eh. So, ayun. Para sa akin naman, ang sign na mahal ka ng isang tao is parang yun, effort din. Na parang all of a sudden, ganito siya. Mm-hmm. Tsaka consistency. Oo, tsaka mag-feel mo naman kasi yun. Oo, so, parang, may mag may ganun pala sa akin. Kahit nagtitext lang kayo, love spark kayo. Oo, yun yung inaano ko. Ay, iba na to. Oo. Ganun. Kasi minsan kasi, mayroong mga tao na parang, ay,
parang bakit ganun siya sa akin? Pero that must have consistency. Dapat hindi lang yung pag bored siya, oh, tinatamaan ka na naman. Pag bored ka, tsaka ka lang na chat-chat. Igigil ako sa'yo. May pa-video-video call ka pa. So yun, parang ang sinasabi ko, there should be consistency na may paninindigan. Huwag na kayo madadala sa mga sweet words. Kaya-kaya kayo bigyan ng kung sino man. Kahit bali bigyan, sabi ka, I love you, sweet yun, di ba? Igigil ako. Ikaw naman. Ay, tapos ka na pala. So yun, that is from a question from Prince. Ngayon naman, sabi ni John Benedict. Kuwa? Uy, nasa end of the day siya. Ah, si Benedict Kuwa. Hello! Sorry. Iniisip ko kasi parang may kilala akong Benedict Kuwa. Sabi niya, eto, medyo positive yung tanong. Sabi niya, bakit daw pag naranasan mo na yung true love na experience mo na at pag nagmamahal ka na, bakit nagbabago? What do you mean nagbabago? For the good. Nagbabago sino? Nagbabago ikaw. Ikaw? Pareho kayo. For each other. Kasi, ako. Masasagot ko yan. Kasi ako kasi, ang dami rin na bago sa akin nung nagkaroon ako ng relationship. Tapos, kaya, nagbabago ka for the good kasi nag-grow ka kasama nung partner. Nagmamature ka. Oo, nagmamature ka. Eh, pero, isip sige. Isip mo, decision mo. Ibalik natin yung kanina na parang, dapat nagbabago dahil sa sarili. Ibig sabihin, pag nagbago siya from his own decision, mahal ka na talaga. Oo. Ayun lang. Kasi gusto natin magbago kasi para dun sa tao. Oo, kasi na? We want to be the best version for him or for her. Ganon. English yun. Gusto natin maging best version para sa tao yun. Kaya tayo nagbabago. Alam mo, hindi naman, pangit naman kasi tignan yung parang lahat lang. Hindi naman sa dahil kailangan mo ibalik. Parang, kasi gusto mo yun eh. Mahal mo na siya. Gusto mo i-present lagi sa kanya yung best. Inulit ko rin. Kumbaga para at least wala rin kayo pag-awayan. Kumbaga worth it lahat ang nangyayari. Na ma-appreciate niya yung mga yes, ma-appreciate niya. Kasi, pag naging kayo, like everyday is still panliligaw. You have to be, Hindi mo ba alam? Oo ka lang po. May parang laging lagi lang kayo masaya. Kailangan nyo lagi naglalandian. In a nice way. Yes. Hindi yung hindi kayo sa jeep. Katulad kanina. Oo, naiinis ako. Shout out dun sa babae kanina sa jeep. Sorry. Next, galing kay Roke Myron. Oh. Ang ganda ng pangalan. Ewan ko sa'yo. Bakit mo ng Thomas B? Philip? Yung ano? Lagyan mo ng B yung pangalan niya. Broke. Ay, bro. Tayo. Bakit po mas pinipili nilang maging kaibigan na lang nila yung gusto nila? Ako, kaya ko sagutin yan. Kaya mo rin talaga. Kasi nga, di ba? Hindi, saka alam niya. Parang kaibigan, parang best friend, kaibigan, ganyan. May samahan kasi kayo na kayo lang nakakaintindi. Tapos, kapag kasi kayo maging kayo na as magjowa, magbabago yun. Kasi ang treatment nyo na kasi sa isa't isa, hindi na parang friendship. So, yung kaya nyo gawin na lakotos-kotos o ganyan-ganyan, tapos indyanan, kulitan, hindi nyo na pwede gawin yun sa magka-jowa na kayo. Ganun. So, parang ang sinasabi mo, kaya sila friends muna. Ang sinasabi mo, parang hoarders. Hindi, parang appetizer na parang, level 1. Parang ganon. Ang sa akin naman, kasi parang negative. Parang, duwag ka lang din sabihin mo nila nararamdaman. Parang daanin mo na lang sa kaibigan na parang at least dito. Alam mo yung kantang Ben and Ben na pagtingin? Yung pag sinabi na, kasi takot ka magbago yung pagtingin sa'yo pag sinabi mo doon sa friend mo na gusto mo na bet mo siya. Oo, yun yun. You have to be strong, you have to be confident. Kasi, again, sayang yung mga panahon na dapat kayo na. Kakaisip mo na, ay, baka eh. Ikaw naman. Siguro yung iba, pinipili lang din nila na maging magkaibigan kasi safe. Takot sila na mawala yung kung ano man na, alam mo yung nauuna sila ng negativity. Uh-huh. What if mag-break sila? O hindi na pwedeng gawin yung mga bagay na ginagawa nila before.
At saka ito pa. Nila may iba. Tsaka tita mo yun, di ba pag mag-break sila, parang hindi na sila, hindi na nila kaya maging friends hindi ulit. Hindi na. Kasi nanggaling sila sa ano, isang sitwasyon. Oo. Parang na-break na yung friendship kasi hindi naman gusto ng isa. Parang ganun. Pero, what are advices? Kailangan manindigan ka kung gusto mo, gusto mo. Kasi sayang naman yung pag-hitab niya. Nasabihin, di ba? Kasi, wala. It's, ano na yun, 11 past 30. Next, galing kay Layla. Huwag ka mayamang sa pa-iPhone mo. Naka-iPhone mo. Layla. Marian Layla. Sabi niya. Cellphone ko. Ay, paload na. Yan, sabi ni Marian Layla, why do people repeat the same mistakes over and over? Ay, sino yan? Chan. Yun. Bakit nila nagagawang mag-cheat kahit naman binigay mo na lahat? Kasi alam nila na kaya mo silang patawarin ulit. Oo. Baka kasi na pamper mo na yung ganong situation sa relationship niyo. Tapos every time na magkakamali siya, wala kang ginagawa para magtanda siya na, oh, mali yan. Mm-hmm. Parang hashtag marupo. Tatanggapin kita, pero baby mo siya lagi. Mali kasi yung ginawa mo, yung ganyan-ganyan. Mm-hmm. Baka wala kang... Wala kang ganon. O, baka wala kang ganon. Yung kabaga, parang, sige, papatawarin kita, pero you have to change this. Hindi naman parang, mali kasi to, i-explain mo sa kanya na mali ito. Ayoko kasi ng mga ganitong bagay na ginagawa mo na kung pwede hindi. Lalo na if the case or the issue here is cheating. Uh-oh. Cheating eh. Alam mo, in whatever forms, cheating is still, you know, infidelity pa rin yun eh. Mali pa rin. Kumbaga, sige, it's okay to give chances. Tanggapin mo pa rin siya. First is, well, yun nga, once is enough, twice is too much. Pero kung paulit-ulit na lang din, may mali na rin sa'yo. Kumbaga para sa akin, may mali na rin sa'yo. Kasi parang, tanggap ka lang ng tanggap ang nanggay na sasanay. Oo. Yun. Kasi ang sinasabi na dito ni Layla, pinagsamantalahan yung kabaitan mo habang siya nagpapakasaya pala sa ibang tao. Oh. You've trusted him 100 times or millions. Exage na. Why did he choose to repeat cheating if I knew to myself that I am good enough? Ginawa niya naman. Mm-hmm. Nasa pag-accept mo yan. Sana pinapaintindi mo sa kanya na mali yung ginagawa niya. Kasalanan mo rin. Tsaka decision mo na yun eh. Decision mo na yun. Bakit ka mag-stay sa tao na alam mong sinasaktan ka lang yan? Cheating yan, girl. Tsaka alam mo naman pala na gano'n ang ugali niya. Bakit ka tanggap ng tanggap ulit? Bakit okay lang sa'yo? Hindi na rason na mahal mo lang. Tama? Mm-mm. Hindi na lang. Eh, mahal ko. Wala na eh. Toxic na eh. At dahil dyan, yun yung last na tanong pala natin. I-wrap up lang natin, base sa mga questions, ano yung magiging advice nyo? Kasi parang nagiging negative eh. Yung connotation about love, lalo na sa mga generation ngayon. Ako ano lang, dapat alam mo sa sarili mo kung hanggang kailan ka pwede magbigay. At alam mo sa sarili mo kung hanggang kailan, okay lang. Kasi kung patuloy mong pagbibigyan yung tao, kahit na alam mo naman na patuloy ka rin sinasaktan, tamang yung sinabi ni Aki, ang problema nasa iyo na. Parang dalawa na kayong gumagawa ng kasalanan yun na ikakasiran yung dalawa. Kumbaga, dapat mag-isa sa inyong nakakaintindi na, okay lang ng ganito, pero hindi na pwede na sobra-sobra. Dapat magtira ka para sa sarili mo, dahi uy. Wag lahat-lahat, dahi. Magtira ka sa sarili mo, dahi. Kaya pag wala matira sa'yo, dahi, kawawa ka, dahi. Okay, ikaw naman. Ikaw muna. Last ako, vlog ko to eh. It's on your experience. Ikaw, you're a strong and long-term relationship na mag-expire na sa March. Kasabay sa franchise ng EBS. Ano, dapat pag nagmahal ka, tutunan mo muna mahalin yung sarili mo. At tanggapin kung ano yung mga pagkukulang mo sa sarili mo or yung mga wala sa'yo. Kasi kung may insecurities ka, kung meron kang mga bad emotions in the past, paano ka magmamahal ng buo na dun sa magiging partner mo in the future? Dapat buo ka. Tapos para mapatagal niya din yung relationship mo. Tsaka make it sure na kapag nandyan na, kaya mong tanggapin yung mga sitwasyon or yung mga bagay tungkol dun sa taong minahal mo.
hindi yung i-change mo siya or kailangan na gawin siyang ganito, ganyan, para lang mag-work yung relationship mo. Dapat smooth. Legend and... Legend and... So, para sa akin naman, advice ko, based on my situation, before you enter a relationship, lalong-lalo na, kasi love to, very important na, kailangan, you have to be mature. Not mature and mature lang, mature enough, you have to be ever mature. You'll be best version of being mature. Kasi, paano mo ma-achieve yung pagiging best version of being mature? Right age. Sa mga ganyang relasyon, ay sa mga ganyang age, yung kanyang teenage. Papi love, hindi naman parang tuta ka. Ano pa lang, start mo yung engagement mo sa ibang tao, paano ka makipaghalubilo. Kumbaga, exercise pa lang yan. Oo, socialize ka lang. I-practice mo lang yung mga social and emotional capabilities mo para pagdating ng right age, kung ano man yung right age para sa atin, sa nangyayari sa atin. Siguro pag mga 20s, yun yung parang full maturity ka na. Pag mag-engage ka na sa isang relasyon, okay ka. Understand mo na yung sarili mo, ano ba yung hinahanap mo. Hinahanap niya yung mga, ewan ko, sa sarili. Ano ba yung hinahanap mo sa... Nag-grinder siya. Sa relasyon mo. Thereby. Ano ba hinahanap mo sa relasyon na gusto mo, sa taong gusto mo? Para hindi ka naghahanap. Hindi ka naghahanap. At pag binigay mo yun sa taong napanakalaan na para sa'yo, buo ka, maganda ka, pleasing ka. Yun. Last. Dapat kontento ka. Matuto ka mo kontento. Sure. Kasi hindi lahat ng bagay makukuha mo. Lalo na sa mga batang spoiled dyan, alam nyo na, relationship hindi ganun, mga ate, mga kuya. Hindi sila ate, kuya. Yan. Ineng, tsaka tuto. Ineng, tsaka tuto. Putot. Yung mga bars. So, ayun, sana natuto kayo. Natuto. Sana na you have learned something from this Q&A. So, again, kasama ko ulit si IamBasha. Tsaka si MaGinger. So, kung meron pa kayong mga topics na gusto nyong pag-usapan at pag-chismisan namin, comment down below. Again, once again, this is Kohan Kalo. I want you to like, comment, and subscribe for more updates. Hit the notification button for more videos. Bye-bye!